Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening! Hello Philippines! Hello world! In today's video guys, welcome to another videos for today. Dawaya. Ngayon guys, isa ba kayo sa nahihirapan guys na maghanap ng mga importanteng mga papel sa inyo kapag kailangan niya? For example, kailangan niyo ng mga credential, mag-apply kayo ng mga SS, PhilHealth, Pag-ibig, mga ganyan. Diba guys, kailangan ng mga ano, ng mga birth certificate, marriage certificate, and so on and so forth. Ngayon, valid IDs, ganyan guys. So ako guys, ganito ako. Nilalagay ko siya sa isang ganito. Pwede kayo guys bumili ng organizer katulad nito na pwede nang ilagay lahat. Like ito ako guys. Ganito ko din ah. Dati nakalagay lang ito sa isang folder or envelope, brown envelope. Pero guys, nung napunta ko ng isang department store, may nakita akong ganito, organizer. O ayan guys, diba? Nandiyan na yung mga POR ko, birth certificate ko, marriage certificate, mga barangay clearance na hindi papasok, police clearance na mga paso na, yun, ganun. Then, hindi naman ako nag-apply ng trabaho, guys. Nandito na yung mga diploma namin na asawa ko, high school siya, ganun. Tapos yung mga diploma rin ng anak ko, and mga tawag dito, mga certificate na natanggap ng anak ko, nag-aaral siya, mga achievements niya, guys. Ayan, nakaganyan na. So, gawin niyo yan, guys. Para pag nag-ano kayo, pag, di ba, pag may abiria, hindi naman natin hinihingi, nagkaroon ng sulok, ganyan, ay mabilis lang natin silang dampotin. Alam natin yung mga mahalagang papel is nadampot natin sa isang ganito. Yeah. At saka, guys, pag kailangan lang nga natin ng mga ano, mga mahalagang papel, hindi na tayo magkakalkal ng mga ano-ano sa mga basta. Ay, iba kasi guys, nahihirapan. Saan na yung, saan na yung ganito ako, saan na yung birth certificate ko, saan na yung marriage certificate natin, ganyan. So ako guys, ever since, talagang nagkikip ako ng mga mahalagang papel. Even the, na may mga resibo, matatapon ko lang guys, sinama ko lang sa truck ng basura noong yun nga, kasi bagong lipat kami, so nagkalkal ako ng mga sa mga abu-abubot ko. Like, yung mga resibo ko guys sa tubig, kuryente, pina-file ko yan guys. So, ngayon wala na, hindi ko na ang iniwan ko na lang ay yung kung kailan kami tumira dito sa tirahan namin ngayon. So, 2014 kami pong dumating dito. Ayan, ito yung una-una namin kuryente, guys. 282. Yun, ito na lang iniwan ko para meron akong pagkaka maalala ko na, 2014 pala kami nandito. Yun. Tapos, yun guys, talagang sinisinop ko yung mga gamit na mahalaga. Like, ito guys, ito ay listahan ng mga binayad namin sa bahay. Ayan, simula na nandito kami. Ayun, noong 2017 na lang pala guys, kasi yung 2014, noong nagbaha-baha dito, nagtapon din ako ng mga basura. So, nasama ko na yun doon. 2017 up to present, yan yung dyan. Pinagbayaran ko ng bahay namin. And yung mga payslip ng asawa ko, yun guys, naka-file siya 2019, tsaka 2020, 2021, 2022. Hindi ko yung tinatapon guys, kasi may loan kami sa trabaho. May office loan, ganun. Ayan, ginaganito ko guys. Ganyan din ba kayo guys? Kailangan maging ganito kayo. So, mas madali ang buhay. Oo guys, diba? Kapag yung kalat-kalat yung gamit mo, ang hirap, diba pag nag-apura ka na hindi mo na maano. Tapos ngayon nga, katulad yan sa mga loan namin, kung itinapon ko yan, hindi wala na kami listahan, diba? Ganun ako guys. Kung resibo ng tubig, kuryente.
Tapos, yung mga pictures ng anak ko, guys, na sa nasa lumang album. Yan. Pinalitan ko lahat. Yan, ito ang pictures ng anak ko, dalawa. Yan. Tapos ito naman yung wedding photos namin, asawa ko, at saka ito yung mga, kung ano-ano, yung mga pictures namin, dalawa kami, some relatives, and ma-boyfriend kami ng asawa ko, ayan. Ayan kami, guys. Ma-boyfriend kami ng asawa ko. Ayan. Tugumradin ako ng college. Huwag nyo na talagang, guys, kung anong course ko. Baka madismaya lang kayo. Tapos ito yung wedding photo namin. Ayan, guys. Ayan, ito pala muna. Ayan, inaayusan ako. Hanggang sa nung naglalakad na ako sa church namin. Ayan. Nagsusutan kami ng singsing. And nangangako kami sa isa't isa. Ayan. Naman ako maghiwalay. Only kamatayan. Ayan, guys. Ito yan. Yan yan yung mga ano. Mga wedding photos namin, guys. Oh, kasal kami, ha? Kasal po kami. Kamusta kami ng asawa ko. Ayan, guys. Mga memories ng aming wedding. Yan lang, guys. Sana may natutunan kayo sa mga, sa videos ko na to. Be, ano, guys, be organized. Diba? Ang mga nanay, ang mga asawang babae, kailangan organized sa lahat ng bagay, hindi lang sa bahay, pati sa mga mahalagang papel. So, yun yung natutunan ko, guys, sa aking buhay na yun. Hindi, kahit nung ano, nung dalaga ako, diyan ako pinupuri ng aking tatay. Sobrang masinop daw ako sa gamit. Ay, I miss my tatay niya. Wala lang ako sa tatay ko, guys. That's it for my videos today, guys. See you on my next video. Please like, share, and subscribe. Bye! Ingat po tayong lahat.